Magandang araw mga paps, mga calls, idols. Welcome back sa ating channel, ang Anything TV by Nelsok. Ngayon, ang gagawin natin ay magpalit tayo ng kawag dito, yung rubber seal or O-ring ng ating IECB kasi may nasilip ako sa ilalim na nagbabasa, no? Na lumabas na parang oil. So, sinilip ko siya, medyo umusli yung oil seal or oil seal or o-ring niya, rubber o-ring. So papalitan natin siya ngayon para ma-fix. So ito man guys, no, pakita ko sa inyo. So mga paps, mga calls, guys, idols, ang una natin gagawin ay tatanggalin natin tong hose clip, tapos sunod tong bolt dito number 10 para maitabi natin tong hose. Pagkatapos tanggalin natin tong screw sa clip para mahugot natin tong hose ng air cleaner pati dito sa kabila. Yan, dalawang clip ng hose, no, sa air cleaner. Tanggalin natin yan. Tapos tanggalin natin ang air cleaner para maluwag tayo dito pag silip natin sa ating IECB dito. Ito yung IECB natin, no, itong may puting socket. Yan. So yan ang tatanggalin natin ngayon para palitan natin ng O-ring. Ito, may nabili na akong O-ring, no. Ito. Yan. Yan ang papalit natin. Titingnan ko kung anong size ang kakasya dito. Bumili ako ng dalawa. May malaki-laki, may maliit-liit. So titingnan natin kung saan dyan ang kakasya. So yun, papalit ko mamaya. So sundan nyo guys, ha. So guys, umpisa na natin. Ang kailangan para natin guys, mga paps, calls, itong plier, tapos itong 5 point tawag nito, yung 5 point bit ng screwdriver, Phillips screw. Yan. Kita ko muna sa inyo. Yan. Limang kanto yan, guys, paps, calls, idols. Tapos ang number niya is T20. Yan, T20. So yan. Kitang-kita na. And then number 10 na box range or open range, pantanggal dito. Yan, tapos maikli na driver handle para makasingit tayo rito sa pagsiksik. So yan, umpisa na natin. Inahin natin itong mga clip. Tapos ito kaliwa lang. Huwag lang natin ilagay sa malayo itong screw. Dito na natin ilagay para hindi mawala. Ay, bolt pala, hindi screw. Balik lang natin. Ayan. So tanggalin natin itong hose. Tabi natin dito. And then star screw pala. Kalimutan ko, star screw pala kailangan natin din para dito sa ating clip ng ating hose, air cleaner hose. Sandali, no. So ito na guys, paps, calls. Ito na ating star screw. Tanggalin na natin itong star screw dito. Luwagan lang natin, no, para mahugot natin itong hose pit, ah. Yan, kailangan natin ng malaki-laki na star screw, Phillips screw, para mabuksan to. Ah, tigas. Ano mangyari dito? Bakit ang tigas? Sobrang paghigpit.
So hindi ko muna tatanggalin to guys kasi nasobrahan na higpit, no. Hindi ko matanggal-tanggal. So dito muna tayo, tingnan natin kung ma-diskartehan natin. Ikutin ko lang to ng konti para makasingit tayo. Ayan. So yan. Pwede na siguro. Ayan. Tapos tanggalin natin tong air cleaner. Ayan, may mga lock siya dito, no? So, apat. Sa lahat ng kanto niya may mga lock. Tulak lang. So, ayan. So, pwede na siya guys, paps. Pwede na siya. Pwede na natin siya lukutin dito. So, ito ipasok lang muna natin dito para hindi natin hindi makadisturbo. So, ayan. Kita ko muna sa inyo. So, ayan. Maluwag na rito. So, pagtanggalin ito, ipitin lang ng konti. Ito. Ipitin lang itong lever niya. Sabay hatak. Ayan. Ayan. So, ayun. May dalawang screw yan. Dali ha. Mayroon siyang dalawang screw. Ayan. Tanggalin natin yung dalawang screw na yan. Magkabilaan. So, gamitin na natin itong ating special tool. Ayan. Nabili natin ito online, no. Itong tatlong, limang kanto ng screw bit. Paikot pa kabila, pakaliwa. Ayan. Luwag na. Isa rin, luwagan din natin. Ayan. So, pagkamay na natin kung malambot na para hindi mahulog dun sa baba. Siyempre, hindi doon sa taas. Joke lang. So, ito. Tanggalin na natin itong mga screw na ito. Habang maliit pang problema, paps, calls, ayusin na natin pa hindi lumala. Baka makapekto pa to sa ating engine. Wala pa naman ako napapansin na anong problema sa engine. So, ito lang. Ito, yun, no? Limang kanto. Yung, ayan. Limang kantong screw. So, isa pa. So, ayan. Kukunin natin. Hindi ito basta-basta mahuhulog, guys, paps. So, may oil na siya, oh. Kasi may singaw eh. Wala na siyang seal. Dito basta-basta mahulog, paps, cause kasi may parang magnet sa loob. So dahan-dahan nila natin atakin palabas. So yan. So yan, natanggalan natin. Yan, may oil oh. May oil siya. So yan, pupunasan natin yan. Andali ha. So, ito na yung ating AECB, no? Tanggal na natin. So, ito yung original niyang rubber. Yan. Laking talaga, guys, paps, oh. Luwag na, oh. Lumabas na dito. Oh, di na virgin. Hey! Joke lang, ha? Oh, laki na, eh. Hanap tayo rito na ang kakasya sa kanya. Yung pinili ko na dalawa kung saan dito ang kakasya. Saan ko na nalagay yun? Ito. Itong dalawa na to. So, atas sa ating kamera. Yan. Yung luma. Ito yung dalawang binili ko. May maliit-liit, may malaki-laki. Pero mas maliit siya dito sa
original, oh. Nakapasok siya dyan sa original. So ito yung try natin kung okay siya. So ayan, tamang tama siya guys. Paps, siyang tama siya, walang sobra, walang labis. So ito yung gagamitin natin. Kailangan ipasok natin to doon sa loob para hindi siya mahulog, or try din natin itong maliit-liit. Yan, masyado naman siya maliit. Try natin itong isa. So yan, tama-tama siya talaga. Tama-tama siya rito. So tingnan natin, ha. Kita ko sa inyo. So yan, tama-tama talaga siya sa butas, guys. Paps, calls, oh. Walang labis, walang kulang. Okay, tapos. Yan, yan tama-tama siya, oh. So, yan na ang nalagamitin natin para hindi siya mag-leak. Yan, ang basang-basa ng buka. So, yan. So, kabit. Kabit na natin to. Ay, isibin natin. So, sa pagkabit ng ICB, dapat yung naka-usli nasa taas. So guys, hirap mag-camera. Yan. Ito, dapat nakataas yan. Yan. Lambot. Dapat nakataas yan. Balik-balik ka. Oops. Oops. Yan, yan. Tapos, lagay natin ng ICB. Uy, oh, nandyan pa. Dapat hindi siya magalaw. Shoot na shoot talaga siya para hindi mag-disalign. Yan. Uy, magalaw. Kasi Pops calls, dapat tatama siya dito sa kanal ng ICB natin para pagkapasok siya. Kasi kung hindi, hindi papasok to. No? So, kailangan naka-align siya sa kanal ng ating ICB. Magmalikot ang usli na ito, ha. Ang tingil na to. Yan. Dito kasi, oh, may kanal siya, oh. Oh. Yung dito sa kabila, mayroong kanal yan, oh. Yan dapat ang katugma niya. So dapat papasok siya dyan. So yan. So pasok ko na to. Oops. Yun. Eh, masok pa yun. Dinigop kasi siya kasi may magnet. Hindi pumasok. Tumukod. Tas natin ulit. So, hirap, no? So, lagay ko muna tong cellphone, no? Itong camera natin para hindi ako mahirapan magbalik nito, basta alam nyo na paano i-align.
Kailangan dalawang kamay mga popsicles para yung isang kamay malalay, yung isa maglalagay. Ganyan, hawakan ng isang kamay. Sandali, dito siguro mas maganda makita rin nyo. Kita ba rin niya? So open natin ang ano. So yan, kita-kita na no dito. So lalayan natin ang kamay no, para hindi malikot yung tinggil na yan. Likot-likot kasi hindi tayo tutuloy makapasok. Wala pa naman tong padulas. Pinunasan na natin ang padulas. So yan, align muna natin uli. Yan, tapos alalay sa pagpasok. Oops, malikot. Yan, oop, malikot na naman. Yan, tapos pasok. Yun, hindi na yung mahulog paps kasi naka-magnet na. Tingnan natin kung pasok na. Medyo makapal-kapal lang yung ating o-ring, no? Kailangan tulak ng konti, oh. Magbabounce siya. So, try natin. Try natin siyang lagyan ng screw. Pasok mo siya. Kabila, lagyan din. So, kabilaan ang paghigpit ng paps, no? Huwag higpit agad yung kabila para pantay. Higpit ng konti sa kabila, higpit naman sa kabila. So, ang adjustment ng paps na kami, no? Yan, naka full minor lang siya. Yung minor niya talaga paps, habang maluwag, palagay mo dun sa ano, pakaliwa ang ikot ng konti, i-adjustment pa ganun. Kasi parang may kuhan siya, may allowance dito sa lalagyan ng screw para pwede mo siyang ipihit pakaliwa o pakanan. So para sa minor niya, tamang minor. So ito, higpit ko na ng konti. Ito yun sa kabila. Medyo makapal-kapal lang ng konting ating rubber, no? Ating o-ring. Mas bagay, mas okay yung makapal-kapal. Mas nasi-seal siya. Ano na yun? Yan. Yan. Tama-tama na hipit. Hindi na lang, basta hindi na siya magalaw. So yan, kabit na natin tong kanyang sakit, tulak lang para pag click lock na yan. Yan lang. Yun, so kabit na siya. Try natin pandarin para makita nyo kung ano na. So pandarin ko na paps call. Yan, susuyan na natin. Ayan, humigop na siya ng fuel. Tingnan natin dito kung bababa yung kung bababa ba ang ating minor. Ayan, dapat bababa siya kasi okay pa naman ang ICB natin. Ayan, pababa ng pababa na siya galing sa 2000. Tingnan natin. So yan, 1.5.
Pababa na pababa. So, okay na pagkakabit natin. Maminor na siya. Ayan na. Mga 1.4 siguro yan. RPM. 1.3. To 50. 1 to 50. Nawala na yung ano, no? Cold indicator, cold engine indicator, yung green, nawala na. Kasi naka-thermostat tayo, Pops Calls. So, yan. 1, 2. So, 1, 2. 1, 1. Pagbaba ng ating minor, no? Ibig sabihin na okay yung ICB natin pagkakabit. 1,000. So, mamaya magbaba pa yan. So, dito sa ating makina, hindi siya magalaw. Yan. Walang kagalaw-galaw. Yan, lagyan natin ng tubig, no? Tatong natin. Hindi masyado magalaw yan. Ayan. Hindi masyado magalaw, no? Tama lang. Tama lang yung minor niya. Walang ingay. Walang ingay siya. Dito, balik tayo. So, ayan, 1,000. Bababa pa yan sa 900 plus na minor. Ngayon, mag-aircon tayo para malaman natin kung magtataas ang RPM pag nag-aircon. Para matest natin yung ICB na kinabit natin uli. Ayan, on na yung blower. Ayan, tapos recent AC. Pindutin ko yung AC ngayon. Tingnan natin sa RPM. Ayan, ayan, tumaas. Tumaas siya ng 1.5. Bumaba ng kunti. Ayan. So, nandiyan siya sa 1.2 or 1.1 ang ating RPM kapag nag-aircon. Ayan, tingnan niyo ang ito, naka-on. So, yan. Nasa 1.1 ang kanyang RPM, 1,100 revolution per minute habang naka-aircon. Pag i-off natin ang aircon, bababaw siya. Yan ang normal na ICB natin. Yan, off ko ha. Yan, bababa yan. So, yan. Pababa, ano pababa? So, 1,000. So, yan. 1,000 na guys. Pops Calls. Off na natin ang blower. Yan. Okay na tayo. So, pagbalik nito, kung ano yung tinanggal nyo, yun din ang ibabalik ninyo. Balik una ang filter. Tapos, itong cover, ano, hose. Pagpalik ng filter, ilagay ang cover, ilock yung mga lock dito, may lock dito, may lock, tapos ilagay ang hose, then itong vacuum hose yan, dapat nandyan din siya palagay, tapos ibalik yung clip dito. So, yun lang mga paps, mga calls. So, ayan. Bali, ha. So, ayan, Pops Calls. Tapos na tayo dyan, oh. Sana nasundan nyo yung proseso ng pagpalit ng ating oil seal or O-ring ng ating IACB. Ayan. Tingnan nyo. Pinapawisan na ako tuloy ng maraming singot, no? So, basang-basa ang mukha ko ng pawis, ha? Mainit-init pa kasi ng konti yung ating makina.
ng habang ginagawa natin, no. Ayan. Hindi ko pa binalik, no, para hindi na tayo mahaba sa video natin. Ako nang bahala nito. So, mga baguhan dyan, please subscribe and click the notification bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong videos. Thank you for watching and see you on the next video.